Good day, mga Kamelo. Ngayon pupunta na natin yung nag-offer sa atin ng tatlong tire yukin. Bali, dalawang female, tapos isang male. Then, bibili na rin tayo ng pagkain ng goldfish natin kasi naubusan na tayo. So, tara na, kunin na natin. 3 hours later. So, yun na nga, mga Kamelo, no? Nakabili na tayo ng pagkain ng goldfish, tapos ng ibang kailangan natin. So, pinuntahan ko na rin kanina yung Saryukin. Bali, wala siya eh. Nasa Kartimar pa raw. So, mamaya, babalikan natin yun. Then, napadaan din ako sa Godfish. Tapos, bumili tayo ng isang Pandagara. Yan. Bali, kasi meron ako niyang dalawa. Tapos, yung isa namatay. Kasi yung isa ito, malaki na ako. So, binalan natin siya ng kasama. So, update ko kayo mamaya, mga Kamelo, kapag nakuha na natin yung Ryukin. 5 hours later. So, andito na tayo, mga Kamelo, no? Ginabi tayo kasi bumalik lang tayo ngayon. Bali kasi kanina, wala yung kausap ko. So, ngayon, nandiyan na raw eh. So, tara, puntahan na natin. A few moments later. So, andito na siya, mga Kamelo, no? Oh, Pops, shoutout ka muna. Oh, shoutout nga pala sa mga kaibigan ko, Robbie, dyan. Location mo, Pops? Tayo sa 591, Kiligo Highway, Bukbang ng Belize Station. Sa uyo lang to, di ba? Ayan, mga beta niya. So, gabi na kasi guys. Tsaka sarado na rin siya. Kumbaga, binalikan lang talaga natin para makuha yung mga Ryukin. Subscribe, subscribe na kayo. Ayan, no. Napapsa, pakita ko yun. Sige, sige. Ilang beses na nag-lay ng egg to? Nung sa loob, isang beses pa lang. Ah, okay. Kasi ginain din nila eh. Okay na yan, okay na yan. 10 minutes later. So yun na nga, mga Kamelo, nakuha na natin. Tara, uwi na tayo. 20 minutes later. Good evening, mga Kamelo. So nandito na nga yung tatlong tire yukin natin. Bali, dito ko muna sila ilalagay sa tank na to. Kukwarantin ko sila ng 5 days. Kasi mas maganda na yung nakakasigurado tayo. Isa yun sa mga natutunan ko sa pag-iisda. Kasi minsan, pagka bumibili tayo sa mga pet shop, hindi natin maiwasan na merong may sakit, tapos pag hinalo natin sa ibang isda, maawa pa ibang isda natin. So, quarantine muna natin para sigurado tayo. And kung mapapansin nyo, nakababad lang sila sa ibabaw ng tank. Ang tawag dito is acclimation. Bali, 30 minutes silang nakababad dyan, para kapag once na nilagay na natin sila sa loob ng tank, hindi sila manibago sa temperatura ng tubig. Bale, isa rin to sa mga natutunan ko sa pag-iisda, na kapag meron kang bagong isda, huwag mo basta-basta ilagay sa loob ng tank, or huwag direktang ilagay sa tank. Kasi pwede itong ma-water shock at mag-cause ng pagkamatay ng isda. So, yun lang mga Kamelo, no? Update ko kayo kapag nailipat na natin sila. Several days later. Good evening, mga Kamelo. So ngayon tapos na yung 5 days quarantine ng tatlong tire yukin. Ililipat na natin sila dito sa 20 gallon. Then yung mga rancho, lilipat natin sa 35 gallon. Yung isang ryukin na yan, isasama na natin dito para apat silang ryukin. Tapos, magpapalit na rin tayo ng foam. Then mag-water change na rin tayo para isahan na lang. Sasabay na rin natin ilipat yung ACDC natin dito sa taas para hindi tayo mahirapan magpalit ng foam dito. So, tara na. Umpisa na natin. 3 hours later. So, good morning mga Kamelo. Inabot na nga tayo ng 12 a.m. Nalipat na natin yung tatlong tire yukin sa 20 gallon. Then, ang ginawa ko, tinanggal ko na lang yung sump para kapag once na naglay ng egg yung mga ryukin, hindi ma-damage. Tapos yung isang ryukin na dapat isasama ko sa kanila, tinanggal ko ulit kasi ang nangyari is binubuli nila. Tapos ito na lang ginagawa ko ngayon. Naayos ko yung ACDC. Bali, nilipat ko lang sa taas. Tapos na rin tayo mag-water change. So, update ko kayo mamaya kapag natapos ko ng ilipat yung ACDC. So, yun lang. 1 hour later. Good morning mga Kamelo. So 1 a.m. na nga. Kitang-kita niyo naman.
Natapos na rin tayo sa wakas. Nakapag-water change tayo. Nalipat natin yung Ryukin. Nalipat natin yung AC/DC. So, all good naman kasi gumagana yung AC/DC natin. Yun. So, bali ito na lang yung abangan natin mga kamelo. No? Update ko kayo kung kailan sila mag-delay ng